maligayang pagbabalik mga kabayani. Kung first time ka lang sa aking channel, ay paki-click lamang po ang subscribe button at post notification bell para lagi kang updated kung mayroon akong na-upload ng mga video. Maraming maraming salamat po. Pinagpalang araw po mga kabayan. Bukas na po ang online na priority system appointment ng embahada dito sa Kuwait. So, mag-online na po kayo. Una po ninyong gagawin ay punta po kayo sa FB page ng Philippine Embassy dito sa Kuwait. Doon po natin hanapin ang link. Ayan po. Ayan po ang advisory. Ayan po ang kulay blue na yan. Yan ang pindutin po ninyo para makapunta po kayo sa site. So, dito na po tayo sa site ng Philippine Embassy. Scroll ninyo pataas. Ayan pong blue na yan. Ayan ang link. Pupunta po tayo dun sa mahalagang impormasyon. Hanapin natin yung Tagalog para madaling intindihin, lalo na po sa iba nating mga kababayan. Ayan po nakalagay. Ipinapaalam sa publiko ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na muli nitong binuksan ang online appointment priority system para sa mga aplikasyon ng renewal ng pasaporte na maaaring puntahan sa link na ito. Ayan po. Sa pamamagitan ng online appointment priority system, form kukuha ang embahada ng impormasyon ukol sa expiry date ng pasaporte o visa. Ayan. So, ang babasihan po nila ay yung expiration po ng yung pasaporte at saka visa. Inabisuhan ng embahada na ng ang mga aplikante ng kanilang kumpirmadong schedule. Yan, bibigyan po ay ng schedule. Pagtapos na po kayo ng submit, embahada po magbibigyan ng schedule sa inyo. At ang walk-in po ay hindi po tinatanggap. So, huwag po kayong pumunta doon, wala po kayong appointment kasi hindi po kayo tatanggapin. Sayang lang po ang pupunta nyo. Punta na tayo sa link. Ayan po, makikita ninyo yung online appointment priority system round 2. Ang ating ang online appointment ay nagbukas na po kagabi mula ng alas 8 po ng gabi hanggang Agosto 13. Tuloy-tuloy po yan. 84 hours po na bukas po ang embahada sa pagtanggap. Pinapausapan ng embahada ang publiko na sagutan ng online priority appointment system form ng isang beses. Hindi po pwedeng paulit-ulit dahil buburahin po ng konsular ang inyong sinabit. Kung paulit-ulit po, dapat isa lang. Nakalagay naman doon, pag successfully submit kayo is nagre-reply po ng thank you. Una po niyong gagawin, ilagay po ang inyong valid email address. Dapat po yung nakakatanggap ang mensahe para kung sakali papadalhan kayo doon. Una po niyong ulagay, pangalawa niyong ulagay is inyong apelyido. Halimbawa, De La Cruz, ilalagay ko po. Pero itong sample ko na ito, hindi ko po sinabmit. Bali, gabay ko lamang po ito. Masunod po ay inyong pangalan. Masunod po ay ang inyong gitnang pangalan, inyong middle name. Then, inyong passport number. Sunod po ang inyong edad. Ilang taon na po kayo? Hanapin po ninyo kung kailan po ma-expire. Halimbawa po, ngayong araw, ilalagay ko po. Mag-expiration ng inyong passport. Ngayon po, pupunta na po kayo doon sa baba. Mag-upload po ng inyong passport page. Dapat po, dapat hindi tataas sa 1 MB. Hindi po tatanggapin ng 1 MB.
pababa lang siya doon. So i-edit niyo po yung picture para lumiit po siya. Ang kanyang kilobytes, na kilobytes lang siya, hindi sa MB. Para tatanggapin po. Yun ang problema po, napakarami po nagtanong ba't hindi po natanggap. Dahil nakalagay po dyan, less than 1 MB ang tinatanggap. So yan po, ilagay po ninyo, mag-inbound na po kayo. So pasok na po yan, nakalagay na inbound. Yun, hanapin nyo na po kung anong visa po ang hawak ninyo. Kung kayo yung 17, 18, 20, 22, 24. Hanapin po kung ano kayo yung visa hawak nyo. 17 is ministry, 18 yung mga skill, 20 kadama, 22 family visa. Yan po ang mahalagang paalala po. Ang visa 14, 17, 18, 20, 22, 24 ay automatic po yan mag-expire ngayong August 31 dahil na in-extend po yan ng Ministry of Interior. Ang ilalagay po ay August 31. Nagmula po siya ng March 1, 2020 hanggang August 31, 2020 ay in-extend po ang validity ng visa, ng mga sumusunod na visa. So ilalagay ko po is August 31. Yan. Upload a photo of franchise civil ID. Yan po. Ayan po ang civil ID niyo. Yung front side dapat clear. Yan, halimbawa, yan, nag-upload na po ako. Dahil less than 1 MB siya, pasok sa kagad. Sagutan din po kung kayo ay buntis or hindi. Kasi pag buntis kayo, malamang hindi muna kayo bigyan ng schedule, baka kung kayo katama, eh, mahirap yun. Ayun, so pasok na po kayo. Sagutan din po kung kayo person with disability or hindi. Bagay po ninyo, hindi. And next po ulit. Ang yung active number na mayroon pong WhatsApp. Kasi doon din po kayo kukontakin. Kung hindi po kayo ma-email, pwede po kontak po sila, tatawag po sila sa inyo sa WhatsApp po. So, ilagay nyo po ang inyong number, correct na number na mayroon po kayong WhatsApp. Pagkatapos po nyan ay i-check po ninyo ang box na po na yan, dalawa sa gilid. Yan, check po ninyo. Yan. Tapos isa-submit nyo na po ang inyong application, yung appointment para po kayo ay successfully. Pag na-submit na, ayan na po ang reply sa inyo. Online appointment process system. Thank you.